Ang desisyon ng COMELEC and Bank na pabor sa hirit ng Liberal Party para i-extend ang deadline ng pagsusumite ng SOSE noong isang linggo ang naging mitsa ng pagbibitiw ni Commissioner Christian Robert Lim bilang hepe ng Campaign Finance Office ng COMELEC. Hapon na kanina nang tuluyang isinumite ni Lim ang kanyang irrevocable resignation kay Chairman Andres Bautista. Basically, my views is inconsistent now with the views of the NBank. Okay, so parang bakit pa ako mag-head? Kasi ngayon parang wala nang rules eh. Diba? So ano pang gagawin ko dyan? Isa si Lim sa tatlong miyembro ng NBank na kumontra sa extension ng filing ng SOSE. Anya, iligal ang naging desisyon dahil malinaw sa Republic Act 7166 na 30 araw lamang ang filing period para sa SOSE. Wala umanong karapatan ng COMELEC na i-extend ito dahil para na rin inamyendahan ang batas. Parang so frustrating. Diba, baka siguro they want to take a different policy shift. Then it's maybe they should be the ones to run it. Noong 2013, pinayagan ng NBank ang late filing pero may kasamang multa. Pero ang pagkakaiba ngayong 2016, bago ang orihinal na June 8 deadline, iginiit na ng COMELEC sa isang resolusyon na hindi nila tatanggapin ng mga SOSE na di aabot sa deadline. Kanya-kanya kaming opinion tungkol sa batas do, sa pag-interpret ng Republic Act 7166. Na it's clear nga that it should be within 30 days, no? But on the other hand, yun din hindi pagtanggap ng late filing. Kasi meron kaming linagay dun sa resolution na parang hindi mo pwedeng tanggapin. Eh hindi yun nakalagay sa batas. Sinabi rin ng COMELEC, maraming kandidato ang hindi makakaupo kapag naging istrikto sila sa deadline. Handa raw ang COMELEC na ipagtanggol ang kanilang desisyon sa Korte Suprema. Pia Gutierrez, EBS-CBN News.